your word. When you speak, it will come to pass. When I wait, I will surely be blessed. Jesus, we believe. We will call on the name that saves. We will call on the name that heals. We will. Hello, praise the Lord. This is Pastor Nilo Plaza, Filipino missionary based in Hong Kong and works also as co-associate pastor of New Life Fellowship, UPCHK. The content of my channel is mainly the preaching and teaching of the Word of God and some reviews and reaction of videos from other great preachers of the Apostolic Circle. Some of my contents here in this channel are views and videos of the Holy Land and Hong Kong and its outlying islands. Welcome to my channel. Enjoy and subscribe. God bless you. God, who wants? Sino may mga prayer request? Praise God, Sister Li Wai, sa kanyang ngipin. Let's pray for Sister Li Wai, mga kapatid. Masakit pa naman pag ngipin na ang nabunot na, di ba? Okay. Praise God. So, wala na. May I call Pastor Plaza to pray. And sa ating mga kapatid, Sister Ann din, may Ann, yung ating newly baptized mga kapatid at na may situation siya na nag-reply. Let's pray for her. Hallelujah. At Sister Shella, Shella. Praise God. Tumayo po tayong lahat at dalhin natin sa panalangin ang bawat isa sa atin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, yes, Panginoon, Lord. Sa pribilihiyo na naman na kami po, Panginoon, ay magkaroon ng gawain. At sa hapong ito, Panginoon, nilalapit ko namin si Sister Liway. Hallelujah, na sa kanyang sitwasyon, Panginoon, we will take authority over. Praise God, at ang healing, Panginoon, ang fast recovery, Panginoon, hallelujah, ay kanyang aranggap. Sa bawat isa na nandito ngayon, ang kapayapaan sa isip at puso ay aming natamasa. Yes, ang protection mo, Panginoon, yes, at ibig mo. Hallelujah. Grasya po, Panginoon. Yes, hallelujah. Salamat, Panginoon, yes, sa lahat ng mga ito. Sa mga nabaptize, Panginoon, sila ay makabalik. Yes, maging Lord. Strong, hallelujah, sa kanilang patataya. Yes, gabayan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Yes, hallelujah. Dahil ikaw lang ang nakakaalam kung anong kinabukasan po namin, yes, Panginoon. Hallelujah. Pero sa iyo lamang namin, Panginoon, ilagay ang lahat. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout, Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise God. Praise God, hallelujah. May I request
Sister Fanny to pray for the word of the Lord. Praise God, Lord. Once again, Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin, Diyos, sa hapon ito, Panginoon, Lord God, nabasa na yung salita, Panginoon. Basbasan mo, Panginoon Jesus at Sister Joy, Panginoon. Pangunahan mo siya, O Diyos. Gamitin mo siya, Panginoon, O God, sa hapon ito, Panginoon. Ano man ang aming pangangailangan, Panginoon Jesus, spiritual life, unanimin, Lord. Bless Sister Joy and anoint her, God. In your mighty name, Jesus. Thank you for the revival, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Everybody say amen. 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 Panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Ang binigay sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, title dito, mga kapatid, Stand and Hold Fast to What You Have. Amen! So, bibilisan mo lang, mga kapatid, kasi late na rin, late na tayo, mga kapatid. So, wala na pong pinaka mapalad, mga kapatid, na pag-asa na dapat nating antayin, mga kapatid. Amen? Amen. Kundi yung pagbabalik muli ng ating Amen. Panginoon, Jesucristo, mga kapatid. You, so, Lord. Hindi po tayo, hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi po natin alam kung kailan, anong oras, mga kapatid. Hindi natin alam, baka mamaya, Amen. Or mamayang gabi, Hallelujah. Or bukas, darating ang Panginoon. But the Word of God, wala pong sinabi kung kailan. So, ang ibig sabihin po, mga kapatid, kailangan, ang sabi ng salita ng Panginoon, na kailangan nating maghanda, mga kapatid. Amen. So, pag sinabing hold fast, mga kapatid, ito po yung pangahawakan natin matibay. Amen. Ano ba yung mga bagay na kailangan nating panghawakan matibay, mga kapatid? Na tayo mga naglilingkod po sa ating Panginoon, sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, habang tayo po ay nag-aantay sa ating Panginoon, ito po ang title natin na Stand and Hold Fast. Amen. Mga ano yung bagay na yun, mga kapatid. Amen. So this afternoon, yun po ang aking isi-share sa inyo na paghahandaan natin, pag-iingatan natin pag sinabing hold fast, ito po yung mayroon kang pag-ibig. Pinangahawakan mo. Amen. Sinusunod mo, mga kapatid. Amen. So, ano po ang mga bagay na iyon, mga kapatid, na mayroon tayo? So, number one, mga kapatid, hold fast the truth. Sa Book of Proverbs 2:23, sabi dito, mga kapatid, buy the truth and sell it not, also wisdom and an instruction and understanding. Yes, ang karunungan, mga kapatid, na mga itinuro sa atin at ang ating mga pag-uunawa ay darating ito, mga kapatid, sa atin. Darating lamang ito pagka mayroon tayong pagka ito, mga kapatid, ang katotohanan ay nasa atin. Amen. Magkakaroon ka ng wisdom, knowledge, and understanding. Pag mayroong truth kang pinanghahawakan, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon sa John 8:32, isulat ko na lang po, mga kapatid, at i-review nyo po sa inyong bahay. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So we are so blessed, mga kapatid, sapagkat ang truth o ang katotohanan, mga kapatid, ay hindi ipinagkait sa atin ng ating Panginoon. Amen! So dati we are, kapos. Amen! Kapos tayo sa kasalanan, mga kapatid. Amen! Sarili yun. Diba, dati, diba may mga kausap tayo, mga kapatid, sa Central, di ba, pag mag-share tayo, sasabihin nila,
Ay, sis, hindi ako sasama kasi dito na ako pinanganak, dito na rin ako mamamatay. So, dati gawin tayo sa ganun, mga kapatid. Yes. Maybe isa sa inyo sa ganun, mga kapatid, sa relihiyon talaga, devoted ka. Sa relihiyon mo dati, mga kapatid, kapus ka. Pero nung nalaman mo ang katotohanan, mga kapatid, amen, pinalaya tayo ng ating Panginoon. Kaya we are so blessed. Maraming siya sa atin ang ating Diyos. Ang katotohanan, mga kapatid, na ito natatamasa ngayon. Kaya nandito ka ngayon. Nakakapagpalakpak ka. Marunong ka lang magpuri sa Panginoon. Dahil pinalaya ka. Salamat. Pinalaya ka. Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Nalaman mo ang katotohanan, mga kapatid. Oh, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya po huwag natin itong bibitawan. Amen. Ang katotohanan, panghawakan natin, mga kapatid, na matibay. Amen. Gaano man, mga kapatid, kahigpit ang mga pagsubok na darating sa buhay mo, sa buhay natin, mga kapatid. Hold on to the truth, mga kapatid. And you know kung sino yung truth, mga kapatid, di ba? Ang Panginoong Yesus, siya ang He is the way, He is the truth, and He is the life, mga kapatid. So, kung magpubog ka, saan man tayo dalhin, mga kapatid, ng ating Panginoon, huwag tayong lalayo, huwag tayong lalayo sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Panghawakan nating matibay ang katotohanan, ang mga salita ng ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat yun lamang po ang paraan, mga kapatid, na pagka na sa atin ang truth, ang katotohanan, ay sasamahan tayo ng ating Panginoon. Yes. Kahit ano mang sitwasyon, mga kapatid, ano mang paghihirap, sasamahan tayo ng ating Panginoon pagkahawak-hawak natin ang katotohanan, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Istorya sa book of Daniel, na yung three Hebreo men, mga kapatid, children. Amen. Ang istorya, mga kapatid, sa three Hebreo children na alam naman natin, alam nyo na ito, mga kapatid, yung story nila Shadrach, Meshach, at Abednego, mga kapatid, na si Nebuchadnezzar, mga kapatid, ay gumawa siya ng gintong ribolto na kapag tumunog yung pakaka, ang sabi niya, lahat ng mga tao ay luluhod doon sa golden na ribolto na yun, mga kapatid. Amen. Praise God. To cut the story, mga kapatid, na sina Shadrach, Meshach, at Abednego, na may alam sila ng katotohanan, alam natin yun, mga kapatid, mayroon lamang sila iisang Diyos. Amen. Na dapat sambahin, kundi ang Diyos ng Israel, mga kapatid. Kaya nung tumunog yung pakakak, pinatunog yung pakakak, mga kapatid, ang lahat ng tao ay lumuhod, mga kapatid. Pero yung tatlo na yon ay nanatiling nakatayo. Amen. 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 Bakit? Kasi sila yung nakakaalam ng katotohanan, mga kapatid. Amen. Na yung ribolto na yon ay hindi dapat sasambahin, mga kapatid. Inuli sila at sinabi ng hari sa kanila, hindi nyo ba alam na ang katumbas ng inyong ginawa na hindi pagsunod ay kamatayan? Sabi ni Nebuchadnezzar, mga kapatid. Ang sabi ng tatlong Hebreo, alam namin, mahal na hari. Pero, sabi nila, may Diyos kaming magliligtas sa amin. Hindi kayo iligtas ng Diyos nyo. Sabi nung mahal na hari, mga kapatid. What if kung hindi kayo iligtas ng Diyos nyo? Parang katulad din sa atin, mga kapatid, di ba, nandito tayo. May time na
nandito, naglilingkod tayo sa Panginoon. Tapos, may time na nagkasakit ka, mga kapatid. Tapos, sasabihin mo sa isip mo, what if kung hindi ako pagalingin ng Panginoon? Ngayon, baptize ka na, mga kapatid. Naglilingkod ka sa Panginoon. What if kung hindi ako pagpalain ng Panginoon? What if kung uuwi ako? Tapos, magpupurgod ako. Then, kung wala ka pang asawa, what if kung maano na talaga ako, tatanda na talaga akong matanda? Praise God! What if kung may asawa ka naman, tapos wala kang anak, what if kung hindi ako pagkaloban ng Panginoon ng anak? So parang, andun yung pagdududa natin sa mga kapatid. Amen! Hallelujah! So what if, ang daming what if, mga kapatid. Hallelujah! What if kung mawalan ako ng trabaho? What if kung ma-terminate ako? So hindi, ang daming question, mga kapatid. Kaya ito ang sabi ni Nebuchadnezzar, mga kapatid. Paano kung hindi ka iligtas ng Diyos nyo? Ito ang sagot ng tatlong Hebreo children, mga kapatid. Imagine nyo, andyan yung 7 times na pinainit na horno, mga kapatid. Then, kaharap ni Nebuchadnezzar yung tatlong Hebreo children. Sasabihin nila, alam nyo ba kung anong kabayaran sa ginawa ninyo? Sabi ng tatlo, alam namin, kasi ang ano, mga kapatid, itatapon doon sa horno, sa 7 times na pinainit. Alam nyo ba yun? Amen. Then, sabi nila, oo, mahal na hari, alam namin. Paano kung hindi kayo iligtas ng Diyos nyo? Pero ang sabi ng tatlo, mga kapatid, ito ang sagot ng Hebreo children. Alamin mo ito, mahal na hari. Iligtas man kami o hindi, siya pa din ang aming Diyos. Amen. At ang sabi ng Bible, mga kapatid,
Yung tatlo na yon, yung pang-apat, ay ang Panginoon. Amen. At yun ang nakita ni Nebuchadnezzar, mga kapatid. So, ganun po, mga kapatid, kapag pinanghawakan natin, matibay ang katotohanan. Amen. Pinaglalaban mo ang katotohanan, mga kapatid. Ang sabi sa buong kumpaysay, sa Panginoon, hindi magtatagumpay ang kaaway, mga kapatid.
we share our faith. Hallelujah! Nasa gitna man tayo ng pagyo. Nasa gitna man tayo ng mga problema, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Sasamahan tayo at tutulungan ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Pangalawa, mga kapatid. Pangalawang pangahawakan nating matibay, hold fast your faith. Pangawakan mong matibay ang iyong pananampalataya, mga kapatid. Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kaya ang sabi, mga kapatid, sa 1 Corinthians 16:13, magsipag-ingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mangagpakalalaki, kayo'y mangagpakalakas. Amen. Ang faith, mga kapatid, ay napakahalaga po ito, mga kapatid, sa ating mga anak ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah, dahil kung hindi po tayo mananampalataya, mga kapatid, ang sabi sa Mark 16:16, sabi doon, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parusahan. So alam natin yan, mga kapatid, kasi ginagamit natin lagi yan sa pag-share natin, mga kapatid. Amen. So tayo pong lahat ay may na-save. Dahil sa pamamagitan ng faith, mga kapatid. So tayo ay pinagaling, tayo ay pinagpala ng Panginoon dahil yun sa ating pananampalataya. Amen. Andito ka ngayon, mga kapatid, dahil yan sa pananampalataya. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Kaya nga po dapat tayong mamuhay at lumakad sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ingatan po natin itong matibay. Amen. At pagtiisan natin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ang pananampalataya. Amen. Amen. Pagtiisan. Amen. Sabi dito, pagtiisan. Bakit? Ang sabi sa Bible, mga kapatid, sa book of Matthew 24:13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siya maliligtas. Mag-iisip po tayo, mga kapatid, sa mga salita ng ating Panginoon, kahit minsan mahirap talagang sundin, mga kapatid. Tama, mga kapatid. Pag-iisan natin sapagkat ang kanyang mga salita ay totoo at buhay ito, mga kapatid, na huwag itong mahiwalay sa ating bibig. Diba sabi sa buko ba, Joshua, mga kapatid, diba sabi doon, na huwag itong mahiwalay sa ating bibig, kundi yung pagbulay-bulayan sa araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nasusulat dito, sapagkat kung pagkakayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatangka ng mabuting kawakasan, mga kapatid. Sa Joshua 1:8, at tayo, mga kapatid. So we will have a good success, mga kapatid. Pagka pinagtitiisan natin, sinusunod natin ang salita ng ating Panginoon. Amen. At ang lahat ng kanyang mga salita, mga kapatid, ay para din naman ito talaga sa ikakabuti natin. Amen. At ikakalago natin spiritually. Ang gusto lang ng Panginoon, andun yung pagsunod natin. Yung willing ka na sumunod. Amen. Na willing kang magpabago, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Yun ang gusto, yun ang kalooban ng Panginoon. Thank you, Lord. Sa atin. At pagka sinusunod,
sunod-sunod natin, ina-apply natin ang kanyang mga salita, magkakaroon tayo ng success. Good success, mga kapatid. Hallelujah. Spiritually, physically, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Lahat magiging masaya ang buhay natin, mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At ang lahat ng kanyang mga salita ay para nga rin ito talaga sa atin, mga kapatid. Sabi sa Book of Romans 12:3, "For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith." So ang bawat isa po pala sa ating mga kapatid ay binigyan tayo ng measure of faith. So example, mga kapatid, no? Kaya tayo minsan magtataka tayo, mga kapatid, sa ating mga ibang kapatiran, no? Na ang dami niyang mayroon siyang sakit, mayroon siyang problema. Yung, kasi dito sa Thursday, alam natin, di ba, mga kapatid, kung anong pinagdadaanan niya. So magtataka ka na kahit sa ganong sitwasyon niya, nagpapatuloy pa rin siyang kumapit sa Panginoon. Amen. Dahil iba-iba yung measurement ng faith natin. Tapos, yung isa naman, mga kapatid, na yung isang sister naman, na hindi lang siya mga kapatid, na nung baga naubusan siya ng pagkain, nagkainan tayo, di ba? For example. Or yung bilo-bilo. Di ba yung bilo-bilo, ang sarap, naubusan siya. Nagtampo agad, mga kapatid. Or baka ano siya ng maraming pagsubok, ay hindi mo na siya makita sa church. Nangihina, madali siyang manghina, mga kapatid. Amen. Pero ang sabi ng Bible, huwag tayong maging, yung mag-isip na, amen. Ano rin ba siya, yung high than he ought to think. Huwag mo siyang, kung nakikita mo siyang nangihina, mga kapatid, huwag mo siyang sipain pala yung, mga kapatid, gagantala kasi yan. Madaling magtampo yan. Kunti lang, maano na kaagad, masasaktan. Amen. Huwag, mga kapatid, kundi ikaw yung malakas tayo, yung measurement ng faith mo ay mataas, mga kapatid, malaki. Amen. Yung kapatid na maliit, huwag natin isipain na, parang, maliit lang yung pananampalataya mo. Kaya hindi ka pinagpapala. Hindi, mga kapatid, kundi encourage natin siya. Yes. Amen. Encourage natin siya. Amen. Na lumayo siya, mga kapatid. Kasi ang hirap na dahil sa'yo, nabakslide pa siya, mga kapatid. So nga, maintindihan natin na ang iba-iba yung measurement ng faith natin. Kaya dito, sa gawain na ito, mga kapatid, alam ko sa Thursday, walang ganun kasi, yes. Kasi mababait ang Thursday mo. Yeah. Amen. Yes. Kapatid dito, tapos magka-problema, hindi na nag-church, ay pinabayaan na hindi. Andyan si Mother Ping, amen. Si Sister Ping na nagpa-follow up pa rin, mga kapatid, sa mga kapatid natin. Andun yung pag-ibig. Yung hindi natin sinisipa palayo sa gawain. Amen! Inahatak natin malapit sa pinapalago talaga ang ating faith, mga kapatid.
pinapalago. Hallelujah. Praise God. Na ang minsan sa atin, hindi talaga natin na andyan na may faith na pinagkaloob sa'yo ang Panginoon. Amen. Hindi mo pinapalago. Di ba mga kapatid? Ang example ko dito, yung rubber band na yung pantali sa buhok. Nakakabili kayo yung gano'n ng kaliit. Amen. Yeah. Ganyan lang siya kaliit. Pero bilog siya. Rubber band. O yung rubber band. Tapos, once na binili mo yon, tapos lagi mo siyang ginagamit, yung bilog niya, mag-i-expand siya mga kapatid. Yes. Mag-i-stretch. Yes. So sa ating faith, ganun din, the same lang din doon mga kapatid. Kung lagi mo siyang ginagamit, lagi mo nga ini-exercise yung faith mo, lalaki din ito mga kapatid. Magiging katulad ka din doon sa kapatid mo na malakas yung faith niya, mga kapatid. Kaya yung maliliit yung faith, may pag-asa pa talaga siyang lumaki ang kanyang faith. Kung ito ay na-exercise niya araw-araw, mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam ko na kuha niyo yung nuggets niyo, mga kapatid. Hindi ako ganun kagaling mag-explain, pero ang Espiritu ng Panginoon ang magpapaintindi sa atin. Amen. Kaya magandang gawin natin mga kapatid, we need to stand fast the faith. Amen. Pag-iisan, palaguin natin, pagyamanin po natin mga kapatid ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng tanungan. Tulong sa atin para magkapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. At magbibigay ito ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Amen. Sa 1 Peter 1:9, hallelujah, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. So, stand fast for the faith, mga kapatid. Huwag tayong mag-isip o huminto, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Praise God. Magpatuloy tayo. Panghawakan nating matibay. Hallelujah. Ang ating pananampalataya. Sayang, mga kapatid, kung for how many years? Iba sa atin, 10 years ka na. 15 years ka na dito, mga kapatid. Sayang kung ihinto tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya, panghawakan natin matibay, mga kapatid. Hold fast the faith. Hallelujah. Ang ating pananampalataya, mga kapatid, sapagkat ang pananampalataya, ito yung nagpapalago sa atin. Amen. Pinapalago ng Diyos ang buhay mo, mga kapatid. Dahil sa iyong pananampalataya. Hallelujah. 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 Palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Pang-apat, mga kapatid. Pangatlo, panghahawakan natin habang tayo ay nag-aantay sa ating Panginoon. Amen. Hold fast to the freedom, mga kapatid. Sa Book of Galatians 5:1, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay na kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamato ng pagkalitin. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, mga kapatid, sa salita ng Lord. Thank you, Jesus. Stand fast, therefore, in the liberty.
wherein Christ hath made us free. Amen. And be not entangled again with the yoke of bondage. Thank you, Lord. Ang sinabing liberty dito, mga kapatid, ang tinatawag po na liberty dito, na yung kahalagahan ng freedom, mga kapatid, na hindi po ito matutumbasan ng kahit anong bagay, mga kapatid. Amen. Sapagkat ito po yung binili ng ating Panginoon, ito yung buhay at dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nagkaroon ka ng freedom ngayon dahil yan sa dugo, sa buhay ng ating Panginoong Jesus Kristo, mga kapatid. Hallelujah! Dati gapos tayo sa kasalanan at ng ni Satanas, mga kapatid. Kapag wala tayong mga pag-asa, diba, mga kapatid? Amen. Wala tayong patutunguhan. Kumbaga, walang kabuluhan yung buhay natin dati, mga kapatid. Pero ano ang sabi ng salita ng ating Panginoon? Pinalaya tayo mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang buhay at dugo, mga kapatid. Kung kaya nandito tayo ngayon, nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi niya sa John 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hallelujah! Tayo po lahat ay tinawag ng Diyos para sa kalayaan, para magkaroon ng freedom, mga kapatid. Kaya kung mahalin natin ang kalayaan, ang freedom ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah! So, huwag natin, mga kapatid, babalikan yung pinalaya na pinalaya ka na ng Panginoon dati sa bisyo mo, sa kung ano yung sin na ginagawa natin. Amen. Hallelujah. Huwag na natin babalikan. Hallelujah. 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 Jesus. Ano ba yung alam ko na ang bawat isa sa atin? Hallelujah. May kinakausap ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko alam, mga kapatid, pero God touch me talaga, mga kapatid. Hallelujah. Yes, hallelujah. Lord. Kung ano man yung mga sin, ikaw yung nakakaalam. Yes, hallelujah. Hindi ko alam, mga kapatid. Isipin mo na pinalaya ka na ng Panginoon. Thank you, Jesus. Yeah. Ang paalala niya, huwag mo nang balikan. Hallelujah, Lord. Huwag mo nang balikan yung sin na yun. Pinalaya ka na ng Panginoon doon, mga kapatid. Hallelujah. Tulungan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Makipagtulungan tayo sa Espiritu ng ating Panginoon. Mag-iisa tayo, mga kapatid. Hallelujah. Nabaguhin tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat tayo ay pinalaya na sa mga bagay na gumagapos sa ating, mga kapatid. Tulungan natin yung ating sarili na makawala tayo doon. Kasi pinakawala na tayo ng Panginoon. Yes. He set you free already, yes, mga kapatid. Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung nahihirapan ka ngayon, hindi ang Panginoon ang nagpapahirap sa'yo. Kasi pag may mga kasalanan tayo, mga kapatid, na nakatago sa ating buhay, yes, mahihirapan talaga tayo. Mahihirapan ka humakbang. Papalapit sa Panginoon, mahirapan ka na mabago, mga kapatid, yes, dahil pinapahirapan mo ang iyong sarili. Pero kung ikaw ay susuko sa ating Panginoon, hallelujah, isuko mo lahat ang kasalanan. Hallelujah! 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 Na nakakapagpagapos sa atin. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Lagi tayong magpapapuspos sa banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat iyon, mga kapatid, ang magtuturo at magpapaalala sa atin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Love the Lord, mga kapatid. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you.
hold fast in holiness. Hallelujah. Yes. Praise God. 1 Peter 1:15 hanggang 16, mga kapatid. But as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner. Amen. All conversation. Sa 16, because it is written, be ye holy, for I am holy. Hallelujah. Hallelujah. Diyos ay banal, mga kapatid. Noon, ngayon, at magpakailanman, pag-arap natin sa Panginoon, banal pa rin ang Diyos. Walang nagbago. Kaya tayo, magpakabanal din tayo, mga kapatid. Hallelujah! Yun ang gusto sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah! Tinawag tayo sa kabanalan, mga kapatid. Minsan, dahil sa kabanalan, nandiyan yung pangungutya. Naranasan ko ito. Amen. Pero alam nyo kung ano yung, alam ko po na alam nyo yung ibig sabihin dito ng ating Panginoon. Na gusto niyang ituro sa atin na magpakabanal tayo sa loob at labas. Amen. Lalo na sa ating pananamit, mga kapatid, spiritually. At ay sa ating pananamit, mga kapatid, na alam natin kung ano ang kalooban ng Lord. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano yung gusto ng Panginoon na gusto niyang isuot natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, ako dati, mga kapatid, naranasan ko yung pag may, minsan yung sa kabanalan mayroong mga mangungutya sa iyo, mga kapatid. Minsan yung mga kaibigan, yung mga kamag-anak natin, mga kapatid, minsan naiiba yung mga pakitungo nila sa atin. Amen. Kasi naiiba ka na, kakaiba ka na. Amen. Amen. Kakaiba na yung pananamit mo. Hallelujah. Yung pananalita mo. Kaya ako noon, mga kapatid, naranasan ko yan noon, bata-bata pa ako noon, na naglalakad ako papunta sa church. Eh, siyempre pupunta sa church, eh, doon, ang mga ano doon sa amin, isang barangay yun, halos mga 90% siguro pinsan ko, mga kapatid. Yung barangay na yun, kasi yung barangay na yun, yung lolo doon, nanay ng, ay tatay ng lola ko. So, pinangalanan yun ng San Ramon. Tapos yung mga nakatira doon, halos 90% mga pinsan ko, mga kapatid. Sa mga, sa Tuhod, iwan ko, sa Talampakan pa siguro. Hindi ko na alam, mga kapatid. Basta sabi ko, pinsan daw yun. Pero, ang layo na hindi ko kilala. Ngayon, nung pupunta ako sa church, mga kapatid, kasi doon lang din dati, doon lang din yung church, pupunta ako, magsisimba ako, ay may mga nakatambay doon, sabi nila. Andiyan na naman ang hallelujah, praise the Lord! Amen. Lagi silang ganyan, mga kapatid, no? Pag nakikita ko, andiyan na naman ang hallelujah, praise the Lord! Yan ang mga pangungutya nila, mga kapatid. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na although ganun yung pangungutya nila, maraming struggle din sa akin, mga kapatid, na sa paglilingkod ko sa ating Panginoon. Marami akong yung pangungutya ba noon. Pero salamat sa Panginoon at binago tayo ng ating Panginoon. Nakapagpatuloy pa rin. Nagliligtas pa rin tayo sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So alam po natin na, alam ko na natin, mga kapatid, na ang gusto ng ating Panginoon sa atin na maging banal po tayo sa loob at labas. Sa pag-iisip natin at sa puso, mga kapatid. Amen. 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 Sapagkat ang sabi ng Bible sa mga huling tao, sabi dito sa Bible, ay mawawalan ng kabanalan. Amen. Ang totoo, mga kapatid, di ba, sa napapansin natin sa kapaligiran natin, di ba, sa Pilipinas na lang, mga kapatid, maraming tao ang nababalita
teenager na nawawala. Nare-rape. Nare-rape, mga kapatid. Ang daming ano nangyayari na hindi mo maintindihan. Kaya totoo ang Bible na sa mga huling araw, ang mga tao ay mawawalan ng kabanalan. So, saan ito mababasa sa 2 Timothy 3:1-5, mga kapatid? Sabi dito, datakwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, mas suwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Amen. Mga walang kabanalan. Sabi dito mga kapatid. Walang katutubong pag-ibig. Tulungan niyo ako magbasa mga kapatid. Mga walang paglulubag. Mga palaibigin. Ano? Palabintangin. Sorry. Mga palabintangin. Mga walang pagpipigil sa mga sarili. Pangis, hindi mga maibigin sa mabuti, sa for mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Five, last, na may anyo ng kabanalan, datakwa, nananggihan ang kapangyarihan. Lumayo rin naman. So, ito yung paalala sa atin na napapansin natin yung mga sa kapaligiran natin, mga kapatid. Lalayo tayo sa mga bagay na iyon, mga kapatid. So, isa po ito sa mga tanda sa mga huling araw, mga kapatid, na walang kabanalan. Yun ang sabi dito, na pangahawakan nating matibay ang kabanalan. Sapagkat kung walang kabanalan, mga kapatid, ay hindi ka makakakita sa Diyos. Sa Hebreo chapter 12:14, mga kapatid, follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Hallelujah. So, ito ang salita ng ating Panginoon. Praise God, hindi natin makikita ang Panginoon, mga kapatid, kung walang kabanalan sa ating buhay. Amen. Sino po yung gustong makarating doon? Amen. Sa langit. Amen. Amen. Praise God. Parang ayaw niyo, mga kapatid, hindi kayo nag-amen. Kinakailangan po talaga tayo magpakabanal. Saan, mga kapatid? Sa pagsasalita, amen. Sa pag-iisip, amen. Sa gawa, mga kapatid. Hallelujah. In and out, our appearance, mga kapatid. Hallelujah. Na maging maayos po tayo, lalo-lalo na sa pananamit natin. Hallelujah. Amen. Pananamit. At alam naman po natin, mga kapatid, nabanggit ko kanina, kung ano po yung gusto talaga ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah sa paalaala mo sa amin, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Hallelujah. Ang sabi ng iba, mga kapatid, hindi naman ano, hindi naman kailangan ng outward appearance. Kasi ang Diyos naman ay Anya tumitingin sa puso. Yeah. Di ba mga kapatid, may narinig na kayo? Yeah. Oo, tumitingin sa puso. Totoo mga kapatid, na ang ating Panginoon ay tumitingin talaga sa puso. Yes.
Pero ang sabi niya sa book of Jeremiah chapter 12, amen, 19 hanggang 10, mga kapatid, ang puso, ang puso ay mandaraya ng higit kaysa sa lahat ng mga bagay at totoong masama. Sinong nakakaalam nito, mga kapatid? Ang akong Panginoon, sabi niya, ang sumisiyasat sa pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanilang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. So, ang ano dito, mga kapatid, oo, tumitingin ang Panginoon sa puso. Pero ang puso natin ay napakasama nito, mga kapatid. Kung ano yung nasa puso, yun ang lalabas. Totoo yun, mga kapatid. Kung may galit ka sa puso mo, hindi mo pwedeng magkunwarin ka, mga kapatid, na masaya ako. Pero may galit ka pala, mga kapatid. Kahit magkunwarin ka pa, mga kapatid, na masaya, pero may galit ka sa puso mo. Yes. Nagkukunwari ka, hindi ka galit sa my sister, lalabas at lalabas pa rin. Yes. Sa ating mga kilos. Yes. Sa ating mga expression, yes, ng ating mga mukha. Yes. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin na masaya ako ngayon tapos malungkot sa loob. Lalabas pa rin yun, mga kapatid. Amen. 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 So, hallelujah. Kung ano yung nasa puso, yun ang lalabas, mga kapatid. Amen. Amen. So, kailangan natin itong ipa-linis palagi sa ating Panginoon, mga kapatid. Na wala po talaga tayong maitago sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, marapat lang talaga, mga kapatid, na panghawakan natin matibay ang kabanalan sa loob at labas. Sapagkat yan din, mga kapatid, ay yun na, yung para sa ikakalago natin spiritually, mga kapatid. Amen. Sa Romans 12:1-2, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is our service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Samba sa Panginoon ay yung may kabanalan tayo, mga kapatid. Hallelujah. Yun ang totoong pagsamba sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Ang sabi po dito, do not conform to this world. Ang gusto po ng Diyos sa ating ay mayroon tayong malinis at dalisay, pure na puso, mga kapatid. Bakit? Sa book of Matthew, sabi doon, sa 5:8, Matthew 5:8, sabi doon, mapalad ang may malinis na puso. Yes. Sapagkat makikita niya ang Diyos. Yes. Hallelujah. Sa Hebreo 12:14, sundin ninyo ang kapayapaan at ang kabanalan at ang pagpapakabanal na kung wala nito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. So, bibilisan ko na, mga kapatid. So, ganyan kahalaga ang kabanalan, mga kapatid, sa ating Panginoon, sapagkat ito yung number one na qualification ng ating Panginoong Diyos upang makasama tayo doon sa langit. Diba? Tinanong ko kayo kung gusto nyo. Ito yung number one, yung magpakabanal tayo, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Ang sabi sa 5:27,
Ephesians 5:27, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. So, ang hirap mga kapatid, di ba? Naharap tayo sa Panginoon dapat pala. Walang kapintasan, di ba? Di ba yung ano yung bond paper, puting-puting yan, no? Yung wala man lang isang tuldok mga kapatid na maitim ko. Kailangan malinis talaga mga kapatid. Kaya ba natin yun, mga kapatid? Hindi natin kaya sa ating sarili lang. Pero sa tulong ng ating Panginoon, sa tulong ng kagandahan ng Espiritu, mga kapatid. Haleluya! Kaya-kaya natin, Panginoon, mga kapatid. Tutulong tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord! So, ikalima, last na ito, mga kapatid. Lahat ng inaantok, say praise the Lord. Praise the Lord. Maraming inaantok. Praise God. Kukunti lang tayo dito mga kapatid, pero piling ko marami tayo mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kaya pasama natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hold fast and faithfulness. Last ito mga kapatid. Bakit natin pangawakan ng matibay ang katapatan? Sapagkat ang sabi ng Bible, mga kapatid, sa 1 Thessalonians 5:24, tapat yaong sa inyong tumawag. Nagagawa rin naman ito. Faithful he that calleth you, who also will do it. Saan po tayo, mga kapatid, maging matapat? Praise God. Alam ko kung saan tayo magiging matapat. Alam nyo na yun, mga kapatid. Pero, mayroon pa rin akong isi-share. Maging matapat tayo, mga kapatid, sa... Kahit ako, kakausapin dito, mga kapatid, para sa akin din ito. Maging matapat din tayo sa pagbabasa ng Bible. Sa prayer. Lalong-lalong na, mga kapatid, sa pagbibigay natin sa Panginoon. Pero salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, sa kanyang mga salita na patuloy na nagpapaalala po sa ating mga kapatid. Hallelujah! Be faithful po tayo sa lahat ng bagay, sa mga salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Nasa kanya, mga kapatid, niya makalooban, mga kapatid. Amen. Amen. Sa book of Matthew 7:21. Sa book of Matthew 7:21-22, hindi ang bawat nagsasabi sa akin. Ito yung ano, mga kapatid, i-share ko sa inyo na kailangan natin maging matapat sa lahat ng bagay. Kasi sa book of Matthew 7:21-22, ang sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin na sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama. Sa 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsisipaghula kami sa iyong pangalan at ang pangalan mo'y nagsisigawa at sa pangalan mo'y nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. So, sabi dito mga kapatid, sa isang, kumbaga mga kapatid, isa sa nakakalungkot na pangyayari sa paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, na
halos buong buhay natin na naglilingkod sa Panginoon. Pero one day na kaharap mo ang Panginoon, mga kapatid, sasabihin sa atin ng Panginoon na sasabihin mo sa Kanya, nagpagaling naman ako sa iyong pangalan. Nagpalayas ako ng mga demonyo. At marami akong mga ginawa sa iyong pangalan. Baga, perfect naman Lord yung attendance ko. Nagbigay naman ako. Makayos naman yung pananamit ko, Lord. Every Thursday, nandito nga ako eh. Sa gawain mo. So mga kapatid, hindi pala, kahit nga sabihin mo pa na, Lord, araw-araw na nga ako sa church. Di ba yung church dito, may service dito ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Lalo na doon. Nagpapagaling ako, nag-outreach ako, Panginoon. Pero ang sagot ng Panginoon, ang hirap mga kapatid kung kaharap mo ng Panginoon. Sorry, hindi kita kikilala. So mga kapatid, hindi pala yung nagsasabing Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Amen. Kundi yung nagtatapat. Hallelujah. Sa salita ng Diyos, mga kapatid, at gumagawa sa kalooban ng ating Panginoon. Sumunod ka ba sa mga salita ko? Kasi pwede tayong pumunta dito na nakamaganda ang suot mo, mga kapatid. No? Nagtatalon ka nga hanggang doon. Pag nagpupuri ka, mga kapatid, no? Pero yung puso natin, amen. Pag uwi mo sa bahay, pag nasa labas ka na wala ka na sa church, ano ba yung talagang ikaw, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa akin Panginoon ng Panginoon ay maliligtas. Ang ano mga kapatid, yung gumagawa, sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sumusunod sa kanyang mga salita, mga kapatid. Nagbabasa tayo ng salita ng ating Panginoon. Tapos,
kung nakikinig lang pala tayo tapos hindi natin tinutupad ang salita niya. Ginagaya mo lang yung sarili mo. Amen. Sinasayang mo lang yung pagpunta mo dito, mga kapatid. Amen. Hallelujah! Ang gusto ng Panginoon, makinig ka at sundin, i-apply sa buhay mo. Amen. Ang kanyang mga salita, mga kapatid. Amen. Hallelujah! Dahil sa kulang tayo sa pagkakaintindi sa Lord, sa Word of God. Amen. Nagbabasa tayo pero hindi natin na-apply, mga yes. kapatid. Kumbaga, marami ng preaching sila pastor, na-inform na tayo, marami ng salita, marami ng napakinggan natin, pero walang transformation sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah, ang gusto ng Panginoon, tayo'y mabago. Amen. Upang tayo ay makasama sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah, Panginoon. Ito na ang lahat ay tumayo. Praise the Lord. Paglilay-nilayan natin ang mga salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, sabi niya, natapwal maging tagatupad kayo sa salita at huwag tagapakinig lamang. Hallelujah. Na kung hindi natin gagawin ito, mga kapatid, dinadaya lang natin pala ang ating mga sarili. Hallelujah. 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 Jesus. Taas natin ang ating kamay, mga kapatid. Sa ating Panginoon, humingi tayo ng humingi tayo ng patawad, kapatawaran sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, ang sabi niya doon sa verse na binasa natin kanina, mga kapatid, sa Hebreo chapter 3, verse 11, sabi niya dito, "Behold, I come quickly. Hold up fast which thou hast, that no man take thy crown." Hallelujah. Behold. Hallelujah. Darating siyang mabilis, mga kapatid. Hallelujah. Hindi natin alam. Baka mamayang gabi, darating ang Panginoon. Hallelujah. Hindi natin alam. Walang nakakaalam. Hallelujah. Walang nakakaalam. Hallelujah. Ang tanong, pinangawakan mo ba ang katotohanan, mga kapatid? Pinangawakan mo pa ba? Hallelujah! Ang faithfulness, ang kabanalan, nasusunod mo ba yan, mga kapatid? Hallelujah, Jesus! Stand and hold fast to what you have. Hallelujah! Ang ating pananampalataya sa Diyos. Pangawakan natin, uuwi man tayo sa ating, sa Pilipinas, sa ating pamilya, mga kapatid. Pangawakan mong matibay ang iyong pananampalataya. Hallelujah! Yung mga pamilya mo na hindi pa nakakatanggap, hindi pa naliligtas, mga kapatid. I-share mo, ibahagi mo sa kanila ang salita ng Panginoon. Ang katotohanan
pa sa puno na may sanga, at sa lilim nito'y bahay ay ginawa niya. Sinubukan kong lapitan ang bahay niyang maranya, sinira ko't pinasa hanggang ito'y iniwan niya. At nang kanyang malaman, paligid ay tahimik na. Bahay niya'y nilapitan, itinayo sa dating anyo niya. Sana'y Kristiyano'y tutunan sa gagamba, may pagtiis at paningin. Huwag nating pabayaang sirahin pag-ibig na alay ng Diyos sa atin. Muling ibalik sa tulong ng panalangin. Ang gagambay may taglay at sapat na katibayan. Sa tuwing ang bahay niya'y sirain ng bagyo't ulan, unti-unti niyang tinipon ang sapat na kasangkapan upang ito'y handa sa pagawang kanyang napas niya. Maaga niyang sinimulan hanggang sa maghapon upang daling matapos bahay niyang nagninini. Ayusin sa lakas niya talino upang sa pamamagitan niya Diyos ay purihin ang tao. Sana'y Kristiyano'y tutulad sa gagamba, may pag-iis at paningin. Huwag nating pabayaan sirahin ang Diablo ang pag-ibig na alay ng Diyos sa atin. Muling ibalik sa tulong ng panalangin. Sa tulong ng panalangin. Sa tulong ng panalangin. Ipaalam sa Panginoon ang kahilingan mo at siya'y tutugon sa'yo. Kanyang nakikita ang iyong mga pagluha at siya'y tutulong sa'yo. Kasama mong lagi ang Panginoon. Immanuel, Diyos ay suma sa atin sa hirap. Siya ay kapiling natin. Immanuel, gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin, ikaw ang Diyos namin, Immanuel, Immanuel.
kanyang nakikita ang iyong kahirapan at ikaw ay kanyang tanga. At kung ito ay di mo na kaya, ikaw ay kakalunin niya. Kasama mo lagi ang Panginoon, Emmanuel, Diyos ay suma sa atin sa hirap. Siya ay kapiling natin, Emmanuel, gabay ka sa lahat ng panahon. Ikaw ay purihin, ikaw ang Diyos namin, Emmanuel, 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 Emmanuel. Diyos ay suma sa atin kapiling natin, Emmanuel, gabay ka sa lahat ng panahon.